Carlo Aquino, dumulog na sa korte para mabigyan ng visitation rights sa anak nila ni Trina Candaza. Ako tatay ako, hindi dapat ginugulo ang relasyon ng anak sa tatay niya o ng mag-ama o relasyon ng anak sa ina kasi relasyon yun ng anak sa ama o anak sa ina. Ito ang bungad ni OG Diaz sa vlog nilang Showbiz Update kasama si Mama Loy at si Tita Jegs tungkol sa pagsasampa ng visitation rights ni Carlo Aquino para sa anak niyang si Enola Mithi sa vlogger-entrepreneur na si Trina Candaza. Dagdag pa, kaya lang hindi natin alam kung ano ang rason ni Carlo. Alangan namang husgahan natin siya. Anya pa, ni OG Diaz. Usap-usapan kasi ang kumakalat na larawan ni Carlo, karga ang anak, na nakitang nasa Quezon City Regional Trial Court nitong Biyernes at nabanggit nga nitong nag-file siya ng kaso sa ina ni Mithi. Hiningan ni OG si Trina ng reaksyon tungkol dito pero nagsabi raw ito na wala siyang sasabihin. Ang pahayag ni OG sa kanyang Showbiz Update vlog. Tungkol sa ipinail ni Carlo na visitation rights sa QCRTC, sinabi ni Trina sa atin na yung tungkol doon ay ayaw na muna niyang magsalita at pipiliin niyang manahimik alang-alang kay Mithi. Nangangahulugan lang na nasa korte na nga ang kaso at bawal sa magkabilang panig ang magsalita. Pahayag ni OG Diaz. Binalikan din ng kilalang talent manager host at vlogger ang panayam niya kay Trina noong Enero 2023 sa OG Diaz Inspires. Ang katwiran ni Trina sa visitation rights ni Carlo sa anak nila. Okay lang Mama Ogs. Kapag kukunin si Mithi, gusto ko si Mithi lang sana. Mamili siya kung kanino niya i-spend yung time niya kung sa daughter niya or sa new girl niya o sa friends niya. Kasi I think Mithi doesn't deserve na may kahati sa time since minsan na lang naman niya makasama ang daddy niya. Anya, pwedeng kasama rin ni Carlo ang pamilya niya kapag kasama niya si Mithi dahil kadugo naman nila ang bata. At saka parang respect na lang din sa akin Mama Ogs na huwag munang ipakilala si Mithi sa mga panibagong partner niya kasi ayaw ko ring i-install sa utak ng anak ko sa values niya na okay lang magpalit-palit ng partner. If ever dumating yung panahong may pakakasalan na siya si Carlo, siguro yun kailangan na naming magkita-kita. Hayaan ko na silang mag-banding kasi yun na yung tatayong pangalawang nanay ni Mithi. Paliwanag mabuti ng nanay ng anak ni Carlo. Nabanggit pa na hindi pinagdadamot ni Trina si Mithi sa daddy niya, nagkataong hindi nakakapunta at natutupad ni Carlo ang araw ng pagbisita niya sa anak at kapag dadalaw sana raw ay kausapin siya dahil ako yung nanay. Huling sabi pa ni Trina na kung may gustong pag-usapan si Carlo tungkol sa co-parenting nila sa kanilang anak ay very open siya. At dahil sa pagsasampa ni Carlo ng visitation rights, ay ginawa niyang legal ang lahat ng pag-uusapan nila ni Trina tungkol sa anak. Kaya ang hirit ni Mama Loy, malamang nga na talagang ayaw ipahiram ni Trina si Mithi kay Carlo para mailabas niya ang sarili niyang oras baka kung saan dalhin. Sagot ni OG, hindi tayo si Trina. Anyway, nanay yun Loy. So kailangan intindihin natin at the end of the day, dapat matuwa na rin si Carlo na alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak na hindi salbahing ina si Trina. May mga napapanood tayo sa teleserye minamaltrato yung anak dahil hindi masaktan yung tatay. Punto de vista pa ni OG, siguro mag-usap silang dalawa na may kasama silang mediator, di ba? Hindi na kailangan ikorte. Karapatan din naman ni Carlo yung visitation rights kasi bibisita ka. Sa ngayon ay wala pa ngang inilalabas sa magkabilang panig nila Carlo Aquino at Trina Candaza tungkol sa issue.